combi brakes if I mga automatic works. Kumusta po sa ating lahat? So medyo matagal lumabas ang aking vlog ngayon uli dahil nagkaroon ako ng problema. So nadisgrasya ako. So mga automatic works, topic natin ngayon is yung front, yung preno natin sa harapan. Paano siya pakapitin doon sa baba? Ito. Paano pakapitin? Okay? So ayun mga automatic works, dahil medyo preparado tayo para sa ating fluid, so brake fluid, magre-refill lang po kayo, pero konti lang naman ang laman yan, basta ma-bleed nyo lang, mawala yung hangin. Kailangan nyo lang ng Phillips screw, ito, pantusok dito, pangtanggal ng takip. So ito kasi napalitan ko na, so i-demo ko na lang ngayon kung paano siya gawin. So ito, pag piniluwangan mo yan, ito, niluwangan mo, tanggal mo to, meron siyang pinaka takip sa loob. So konti lang naman laman nito, mga kalahati nito pwede na kasi may takip pa, mapupuno na siya. So pag naglagay kasi kayo, magkakaroon ng problema ito, magiging malambot. Lalambot to, hindi kakapit yung preno. Ito na-bleed ko na kasi. So hindi lang natatapos doon sa bleed. Yung hindi lang natatapos doon sa pag pipiga nito, yung ating bleeding nito. Kasi ang mangyari, pagka na-bleed na po yung sa harapan natin, ang purpose lang nung mag-bleed is yung natatanggal yung hangin dito, mga automatic works. Okay? Para matanggal yung hangin. Tapos, mag-a-adjust ka dito. Yan. Palabasin mo muna. Lahat dapat ito. 12. Kailangan nyo ng 12 para dito sa bolt na to. Para dyan. Okay? Para lumuwag, konting tricks lang. Yun, what's up? Konting tricks lang mga automatic work. So, ito, pag na-bleed mo na, ibig sabihin, wala na yung hangin dito sa hose na to. Sa brake hose natin. Okay, matatanggal na kasi palalabasin mo dito. Gamit ito. Okay, luwangan mo. Tapos, pagka lumabas na lahat dito yung fluid, sara mo siya. Dito naman tayo sa taas. Itong isa na to. Yan, ito naman isa na to. Ang panglagay lang dyan, tanggalin natin. Yan. Dito naman sa hangin. Yun, sa hangin. Ito, ako may ganito ako dahil pangtanggal ko to ng IECB sa mga Honda Civic. So ito, ang pwedeng gamitin dito, ito. Yan, para sa hangin naman dito sa caliper. Para matanggal siya ang hangin, ito ang gagamitin nyo. Yan, luluwangan nyo. Tapos, pagluwang nyo dito, pagluwang nyo yan, palabasin nyo yan. Simple lang pag-blit. Kahit backyard o sa bahay nyo, kayo-kayo lang, kaya nyo to. Pag paluwang nyo dyan, piga nyo naman to. Pipigain nyo yan. Dahil malambot pa ito eh, pagka hindi pa yung kumakagat. Okay? So, ganun mangyari. Piga to. Pagka piga mo, tingnan mo sa ilalim, tatagas yun. Pag tumagas yun, sara ka na naman dito. Tapos, bukas na naman. Tapos, piga, sara na naman. Okay? So, pero hindi nagtatapos dyan mga automatic works. Dahil ang tingin mong okay na, kasi sa akin okay na to eh, kumakapit na siya. Meron kasing pagkakataon na hindi talaga siya kakagat. Bakit? Dahil may simpleng ano dito mga automatic works. Okay? Tingnan natin ha. Ito ang kailangan mong gawin. Mga automatic works, bantayan nyo to sa mga naka-disc brake sa harapan. Pag hindi nyo to ginalaw, ito. Pag hindi nyo na niluwangan o hinigpitan, 8 din yan. 8, same. Ito, kailangan nyo itong luwangan, tapos piga doon sa taas habang nagbi-bleed kayo. Pag nagbi-bleed kayo, ang ibi-bleed nyo po dyan, ito at ito. Dalawa, yan, yung isang yan, yan. Yan, tanggalin nyo yung takip na to, bleed nyo siya. Pagkatapos yung ma-bleed dyan, pag okay naman nakarga niya, wala nang hangin, okay na yung fluid na lumalabas, dito naman sa ilalim, ito. Kasi hindi ito kakagat kahit pa ano, basta kunyari hindi mo nalagyan kaagad, hindi yan kakagat basta-basta. Kailangan ibi-blade mo rin to. Yan ang simple tricks yan. Kanaro, imo na siyang kuanon, tuyoko na na. Yan. Ito, pag okay na yan, wala nang hangin to, dito ka naman mag-adjust. So yan yung mga techniques natin na minsan eh nakakaligtaan, nakalimutan natin para kumapit yung ating preno. Pag para kumapit ang ating preno, palatandaan natin dito, palatandaan natin na kumapit yung preno, ito titigas na.
Okay, titigas na, may laro na siya, tutulak na. Pagka ipigain mo, medyo matigas na. Ibig sabihin, may adjustment niya sa ilalim. Tingnan natin. Yung pinakailalim, kaso hindi lang siya mapansin dahil madilim. Yan yung pad na yan. Yan, medyo may space konti. Pag ipit mo yan, yan, bigay. Ipit. Yun. Medyo lumalabas siya yan. Pagka binitawan ko sa taas, bumubuka. Pagka pinipiga ko, kumakapit. Yan yung sinasabi ko na kailangan mong higpitan, luwangan dun sa ilalim. Kailangan mong i-blade. Hindi lang simpleng blade ang gagawin natin. Hindi lang pwedeng simpleng patagas lang ng fluid. So, kailangan din natin ng techniques. Okay? Kasi minsan, hindi talaga kumakagat yan. Experience na experience ko na yan. So, hindi lang simpleng pagkakabit. So, ang kailangan natin, tools, 8. So, ito sa akin kasi pang socket na to, pang deep socket. Pwede na to, 8. Pwedeng combination na 8. Tapos, 12 para dito sa gilid. Yung 8 para dito. Yan, dalawa. So, Philips...